ang pangako ay para sa atin. November 23, sa mga makalangit na dako. Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa Langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Lucas Kapitulo 11 Versikulo 13. Dapat tayong manalangin para sa pagbaba ng banal na Espiritu kung paanong nanalangin ang mga alagad noong araw ng Pentecostes. Kung kinailangan nila ang kapangyarihan ng Espiritu noon, mas kailangan natin ito ngayon. Ang lahat ng uri ng mga bulaang doktrina, hidwang paniniwala at pandaraya, ay inililigaw ang pag-iisip ng mga tao, at kung wala ang tulong ng Espiritu, magiging walang kabuluhan ang ating mga pagsisikap na magpahayag ng banal na katotohanan. Ninanasa ng Diyos na paniriwain ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kaloob ng banal na Espiritu na binabautismuhan silang panibago ng kanyang pag-ibig. Hindi kailangang magkaroon ng kakapusan ng Espiritu sa iglesia. Pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo, dumating ang banal na Espiritu sa naghihintay, nananalangin, at nananampalatayang mga alagad na may kabuuan at kapangyarihan na umabot sa bawat puso. Sa hinaharap, maliliwanagan ang lupa ng kaluwalhatian ng Diyos. Lalabas ang banal na impluwensya sa sanlibutan mula sa kanila na pinabanal sa pamamagitan ng katotohanan. Mapapalibutan ang lupa ng kaligiran ng biyaya. Gagawa ang banal na Espiritu sa puso ng mga tao na kinukuha ang mga bagay ng Diyos at ipinapakita ang mga ito sa mga tao. Ipinahayag ni Kristo na ang banal na impluwensya ng Espiritu ay makakasama ng kanyang mga tagasunod hanggang sa wakas ng kapanahunan. Ngunit ang pangako ay hindi pinapahalagahan na gaya ng nararapat, kaya't hindi nakikita ang katuparan nito na tulad ng maaaring mangyari. Mas maliit na mga bagay ang kumukuha ng pansin at ang banal na kapangyarihan na kailangan para sa paglago at pagsulong ng iglesia na magdadala ng lahat ng iba pang biyaya na kasunod nito ay kulang, bagamat iniaalok sa walang hanggang kasaganahan nito. Mga kapatid, magsumamo kayo para sa banal na Espiritu. Nasa likod ang Diyos ng bawat pangako na kanyang ibinigay. Taglay ang Biblia sa inyong mga kamay, sabihin ninyo, ginawa ko ang katulad ng liyong sinabi. Inilalahad ko ang iyong pangako, humingi kayo, at kayo ay bibigyan, humanap kayo, at kayo ay makakatagpo, tumuktok kayo, at kayo ay pagbubuksan. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 7. Sinasabi ni Kristo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo. Marcos Kapitulo 11 Versikulo 24. At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. Juan Kapitulo 14 Versikulo 13. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pananampalataya, humihiling ng iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kaming manalangin ng taimtim at masigasig, gaya ng mga alagad noong araw ng Pentecostes. Sa mundo ngayon na punong-puno ng maling aral at pagkalito, kami ay nangangailangan ng iyong gabay at kapangyarihan upang maipahayag ang iyong katotohanan. Alam namin na ang iyong mga pangako ay totoo at walang hanggan. Patuloy mo pong ipakita sa amin ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa aming mga buhay upang kami ay mapuspos ng iyong pagmamahal at liwanag. Hilingin namin na maging instrumento kami ng iyong biyaya sa mundo, nagdadala ng pag-asa at pagbabago sa mga taong nawawala. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.